Muli isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church from the commentary work of Dr. Bob Utley, prebiblecommentary.org, and Bible Lessons International. So tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli po tayong this would be our Saturday edition, so we won't be able to have morning devotion tomorrow to give way to our Sunday school and youth Bible study. At magre-resume po tayo by Monday. So tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng special topic, particularly on the study of the heart. As a review, nakita po natin yung mga pagkakagamit sa salitang cardia, which is the New Testament usage for the heart. Nakita natin yung anim sa mga ito, no? Natalakay na natin on the two previous broadcasts that we have. The first one is that the heart may refer depending on the context. Kaya titingnan din natin yung konteksto ng mga talatang ito. Kasi normally kapag ginamit natin ang isang termino na magkatulad o pareho sa magkaibang konteksto, we are actually collapsing the text. No? So yun pong iiwasan natin. Dapat i-analyze natin yung kung ang mga terms na ito within the text and within that context ay pareho. So we could use them as parallel passages. Okay? So number one, napag-aralan natin na ang puso o ang cardia ay sentro ng physical na pamumuhay or physical life, no? It's a metaphor for the entire person. Okay? Number two, this may refer also to the spiritual life, the center of the spiritual life of a person. Because God knows the heart. No, alam natin yan. And it's the use of mankind's spiritual life. No? So marami tayong passages na binasa dyan sa number two. And then number three, not just your physical life, your spiritual life, as well as the center of your thought life or your thought pattern, your mindset. No, nakikita natin yan. No? This may refer to your heart, no? Which is also has a correspondence with intellect, or sometimes the heart is synonymous to mind. No? Sometimes we refer to the heart as he thinketh in his heart. No? Eh, brother, paano nakakapag-isip yung puso? Yung puso dito would refer to the thought life of the person. No, not just the organic, the circulatory organ. No, hindi yan ang pagkakagamit dito sa mga talata ng bagong tipan. No, but referring to the context, this may refer to our thought life. And then fourthly, this is also the center of our volition o yung kapasyahan natin. No, out of this tayo nagpapasya. Yung ating will o yung kalooban natin. This may refer also to the heart. And then number five, this is also the center of emotion o yung damdamin natin. Hindi lamang yung pagpapasya, ngunit pati yung damdamin. No? Yung damdamin, seat of emotion. So may mga talata tayo nabanggit last time, you may read back or you could download this commentary at pre-download commentary, prebiblecommentary.org. You may look at the English text commentary and look for the Gospel of Mark, nandyan yan. Or, if you want the Tagalog version, you just look down the page and look for the Tagalog link. So, you could freely download all of the PDF material there. So far, yan yung ating mga natatranslate na isasalin, no, sa awa ng Panginoon. Bagamat hindi siya perfecto, minarapat naming maging matapat sa pagsasalin na verbal equivalence also. At the same time, in consonance to the theology of Dr. Bob. Yan po yung mahalaga dyan na may pagkakaisa din sa theological framework. Not just the grammatical, but grammatical is important. Yun nga lang. And then also the theology behind the grammar. So, yan pong sinikap namin na isalin bagamat hindi siya perfect translation. There might be an improvement sooner or later for this case. Okay? So, that is number 6 or number 5, the center of emotion, no? Damdamin.
And then, unique place for spiritual activity or spirits activity. Ito yung natatangin lugar na kung saan gumaganap ang banal na spirito sa ating buhay. Okay? So, in terms of illumination, with respect to the word, in terms of the indwelling, in terms of our regeneration, no? Every believer is indwelt by the Holy Spirit of God and guide tayo ay ginagabayan. No? Spiritual guidance, the Spirit beareth witness with us that indeed we are the children of God. Meaning this is the earnest o yung katibayan na tayo mga anak ng Diyos kung meron kang banal na spiritong nananahan sa iyong puso. No? This would refer to the unique place. Now, sa pangpito, Lord willing, matapos natin ito. Okay, so pray muna tayo. Let's pray. We thank you, Lord, for mercy and grace. Thank you for this special topic in the subject of cardia usage. There are several usage depending on the context of this word. I pray, Lord, that we may appreciate these terms and that as preachers, maybe be faithful in transmitting this by the proclamation of your word. Help us to be faithful. Help us to persevere. Help us, Lord, to serve you with all humility and with all reliance and dependence on you. Be with us for the rest of the day. Prepare your son as we have our services tomorrow with our respective local churches. This is our prayer in Christ's name. Amen. Alright, so ang pangpito ay ang puso ay isang paraang talinghaga. No? Isang paraang patalinghaga, it's a metaphorical way na tumutukoy sa buong pagkatao. Alright? So the heart metaphorically referred to the entirety of the person, the whole person. Hindi lang yung emotion, hindi lang yung mga nabanggit natin, no, physical life, spiritual, the thought life, no, our volition, our will, activity of the spirit. No, but this may refer, depending on the context, this may refer to the entire person o yung buong pagkatao. No, tingnan natin sa Matthew chapter 22 verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Okay? So, this is actually a quotation o ito'y pagsipi mula sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Tingnan din natin. No? Na muling pinaalala ni Moses ang sampung utos. Deuteronomy 6:5. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So yan, I think it's more of a direct quotation, no? So ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, not just the seat of your emotion, not just your will, not just the aspect of your life, but your entirety as a person. Yan ang tumutukoy diyan sa talatang yan na ating nakita, and also yung buong kaluluwa, no? Kasi sometimes there's this Hebraic parallels or angles na sinasabi, but would refer to the same entirety of the person, yung ating kaluluwa or soul. In a spiritual sense, more focus on the spiritual, non-corporeal aspect of life, and then yung buong lakas natin, no, in terms of our perseverance, in terms of our obedience, no. Pero this may refer again to the entire person, hindi siya compartmentalize, no, kasi yun nga yung may mga view about this, no, yung yun nga sooner or later pag-uusapan natin yung trichotomy view, no, but my position is more on dichotomy.
Pero hindi yan yung topic natin ngayon. Kasi nga sa mga Hebraic na pagsulat na ganito, is focusing on different angles of preparing to the same person. Ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas, the same entire person but of different perspective. Alright? So, yun yung... But it's not the topic, but my point is that this text would refer to the entire person. No, pag binanggit yung salitang puso. Alright? Hindi lang siya yung seat of emotion. Or yung aspect ng buhay natin, but the entirety of man that he needs to love the Lord. No? Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, meaning the entirety of person, with all thy soul, and with all thy might. Alright? So yun yung makikita natin dyan. Ang mga kaisipan, mga motibo at pagkilos na nauukol sa puso ay lubusang naghahayag sa uri ng tao. Yung ating thought pattern, no, so makikilala natin ang tao paano siya on the way he think, no, yung kanyang thought life, yung motibo niya. At ang pagkilos na nauukol sa puso ay lubusang naghahayag ng uri, kaurian ng tao, no, that type of individual. Ngayon, ang lumang tipan ay mayroong mga kapansing-pansing paggamit, no? Sa paggamit ng term na ito. Ayan, so medyo naglalag lang yung aking Word document. Ang OT ay mayroong kapansing-pansing mga paggamit, no? Tingnan natin yung mga CP ng lumang tipan. In Genesis 6:6, nalungkot ang Panginoon ng kanyang nilalang na tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Okay, so merong mga sa kanyang puso. Hindi ibig sabihin niya na yung puso lang, no? But it could be referred to the entire person of God. No, tingnan pa natin sa 8:21. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Alright? So yun yung refer to the person, no? Okay, think I could quote on Prophet Hosea 11. Paano kita papabayaan o Ephraim? Paano kita itatakwil o Israel? Paano kita gagawing tulad ng Adma? Paano kita ituturing na tulad ng Sebuim? Ang aking puso ay nabagabag sa loob ko, ang aking habag ay nagningas. Hindi ko igagawad ang aking mabangis na galit, hindi ako babalik upang wasakin ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo ay hindi at hindi ako darating na may puot. Okay, so repair the heart here would refer to the will of God, not to pour his wrath, not the entire person, not just the particular part. Ito rin yung isang text na ginagamit ng kulto, eh. O, no? Ang Diyos mismo nagsasabi, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Yan. So, therefore, si Kristo hindi pwedeng maging Diyos. Tao lang. Kasi nga, sabi ni Yahweh mismo, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. So, ayun, parang ginagawa ngayon, pinagsasabong daw si Kristo sa kasi Yahweh. No? Which is wrong. No, walang, actually, yung mga gumagawa niya, walang respeto sa biblical theology. Kailan ba nahayag si Kristo? Kailan? Nung bagong tipan, nung panimula ng minister ni John the Baptist, kailan ba sinulat ang Hosea? Ayan, may mga drop frames ako ngayon. It's far
par in the past, no? So hindi mo pwedeng pagdugtungin yung dalawang yan. Hindi mo sinasabi na nagkaroon ng progress yung revelation na ang Diyos ay magkakatawan tao. Yes, ang Diyos ay hindi tao, pero hindi nangangahulugan na hindi siya pwedeng magkatawan tao. Yan. So yun yung hindi naiintindihan ng kulto. Ang ginagawa niya, sipi lang ng sipi. Na para kunyari contradiction. At si Kristo ay hindi Diyos. Dahil sinabi niya sa Hosea, hindi tao. Okay, so yan, note lang yan, pero hindi yan kasama sa topic. Ang point ko, huwag kayong magpapaniwala dyan mga kapatid, no? Hanggat hindi nyo nakikita yung buong picture, biblical theology. No? Pero pag binasa mo sa bagong tipan, napakadaming talata na naghahayag ng pagka-Diyos ni Kristo. No? Ibig mo ba sabihin nun, may contradiction yung sinabi kay Hosea sa mga talata ng bagong tipan? Of course not. Because the revelation of God is progressive in a sense. Sa mga pagkakataong ito, maaring hindi pa malinaw ang gagawin ng Mesyas na darating. No? Ngunit naging hayagan ito nung sa panahon ng bagong tipan ng Panginoon ay magkakatawan tao. And siya ay mananahan kasama ng tao. At siya mismo ay tao. Alright? So sana maliwanag yan. No? Hindi tayo magpadaya sa ganyang mga kuro-kuro at haka-haka. Okay, another passage of the scripture, nabasa na natin to halos, no? Yung 6:5, iyong buong puso at iyong kaluluwa. No? So, same entirety of person but of different angle, referring to the same. No? Hindi pwedeng, Brad, nahati pala sa puso at kaluluwa yung tao. No, hindi yan yung sinasabi dyan. No? The same person but of perhaps a different way of expressing it. No? Like a buong puso would refer to this center of our emotion or will but referring still to the entire person. And then kaluluwa, it's more on the spiritual seat o yung center of our spiritual life, no? So, ganyan ang makikita natin dyan. Okay, Deuteronomy 11:10-6, no? So, this would refer to the, yung nakalagay dyan, circumcision. Tuloy ninyo ang balat ng inyong puso, no? It's not referring to the physical circumcision but the circumcision of the heart. At huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga ulo, yung head. Ngayon, may referent, mayroon niyang tinukoy dito sa Romans 2:29. No? Kasi yung circumcision of the heart, this is brought about by the regenerating grace of the Lord, no? When we are converted. Ito yung gift of spirit to the church. No? At bawat isa sa atin ay pinananahan ng banal na spirito. Ito yung sabi ni Pablo patungkol dyan sa teksto na iyan. Kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban at ang pagtutuli yaong sa puso, sa spirito at hindi sa titik. Yan yung gawa ng spirito. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. So, yun, in fact, we are circumcised in terms of our spiritual condition. No? Yung circumcision of the heart would refer to the regeneration. No? Na tayo ay nasa spirito. Sa spirito at hindi sa titik. O referring to the law. No? Na hindi tayo makakasunod dito ng perfectly. No, only the Lord Jesus Christ have done that. But this circumcision will of the heart, no? Meaning on the spiritual sense. So pwede pasok. So this would refer to the entirety of a person, no? Hindi siya portion lang. Katulad nga lang nababanggit sa Ezekiel, no? So this particularly on the new covenant. Magandang basahin ito, eh. Ezekiel 18:31. Inyong iwaksi ang lahat ng inyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin at kayo'y magbagong puso at magbagong diwa
Bakit kayo mamatay o sambahayang Israel? Sapagkat wala akong kaluguran sa kamatayan ng sino man, sabi ng Panginoon. Kaya't magsipagbalik loob kayo at mabuhay. Calling the people to repent. Balik loob, reconcile to God. Now, of course, alam natin yung mensahe ng reconciliation, the gospel message. One of the objective blessings of the gospel is reconciliation. Yung ating pagbabalik loob in terms of our yun nga yung tayo pinagtagpo bilang makasalanang tao at sa banal na Diyos, tayo pinagkasundo ng gospel. So yan, so nagpa-permit dyan sa talatang yan. And the heart here would refer to the entire person. So there is this new heart. No, hindi lang yung puso mismo, emotion, yung buong persona. No, nandun yan. And then Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Yan. Ito na, medyo explicit na dito yung gagawin na espiritu sa atin. No? A new heart. No? So, wala na yung old. Ayun nga, sa Sunday school bukas, pag-aaralan namin yan. No? So, yan, yung kasing material, ano siya, Keswick two nature theory siya. But I would use the material, however, idadivert ko siya sa more on objective view of man that we have a renewed nature, bagong nature, living in two ages. Yan yung approach. Instead na looking at a person as two natures, old man and new man, no, which is a misinterpretation of the passage. So, a man, a new humanity, the renewed man, is living in two ages, which is the old age and the new age. It's the Lord Jesus Christ that brought this new age to us, no, through His first coming. That's the inauguration, and it will have its consummation on His second coming. However, the dilemma or the tension on the Christian is that the Christians is living in these two ages, the old and the new. No, tayo parehong bahagi ng dalawang mundong ito dahil tayo makakaranas pa ng kasalanan, may pagraranas pa ng mga pagtunukso, no, at iba pang mga sufferings. No. Bagamat tayo ay nasa Panginoon na. Alright, so bibigyan ko ng linaw yung bukas. I'm still revising. No. There'll be some revision on the material of a pastor surgeon. So, but our take there is not subjective, individual approach, but more on objective eschatological as far as the nature of man is concerned. No, nung tayo naligtas, binigyan tayo ng bagong nature. So, wala nang old. In fact, the Roman 6:6 is telling us that the old man was crucified with Christ. How come it will still exist on us upon regeneration or conversion? Wala na. No, kasama ng pinako sa krus yung old man na yan eh. No, so, ang mangyari sa atin, we're new. There's the renewing of our nature. However, the dilemma, there's this struggle on both worlds. Because we're still on this old age of suffering, sin, temptation, and judgment against the ushering of the new age, no, which is now and not yet. No, ngayon na, in terms of its inaugural stage, the age of blessing, the age of grace, no, and everything in the Lord Jesus Christ. Okay, so bibigyan ko ng detalye yan bukas, no. So yung ayun lang yung ating position diyan, okay? So my presentation will be varied. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso ng inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. No, dati tayo batong puso. No, walang sense of ng pagsunod, disobedience kasi nga bato eh. Cannot be ngayon pusong laman. At ilalagay doon yung ang kautusan sa ating mga puso. Alright?
Tingin ko nandito pa yan. So, perhaps in other passages, okay? So, would refer to the bagong puso. This would refer to the entire person, the renewed man, the regenerated man. Alright? Bagong puso laban sa isang pusong bato. Ayan. Alright. So, yan yung mga passages natin na kita. Yun, ano na tayo? Perhaps we could discuss another verse. We're now on verse 7 of Mark chapter 2. Isa na lang to, and then I need to post for a while or broadcast. Kasi nga, pangako sa inyo, minsan lumalagpas talaga ng 40 minutes, but supposedly 30 to 35 minutes lang allotment natin para hindi natin masyadong... Of course, I would recognize that all of us are doing some things also. Pero may time tayong i-review naman to. Buti nga sa mga ganitong transmission, you could always replay and go back. Alright? Sa verse 7 tayo. On Mark chapter 2. So, yan na yung special topic natin for heart. So, we thank the Lord for that. Talagang appreciate the yung scholarly work ni Dr. Bob, no? He has this talagang pagsusumikap niya na aside from the exegetical hermeneutical guidance, study guides, no? Siya pa 'yung naglalagay ng mga special topics o 'yung mga natatanging paksa. Okay, verse 7 of Mark 2. Bakit nagsasalta ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapas tangan. Sino ang makapagpatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? So that's the question in the mind of these Pharisees, in the minds of these scribes, no, as the Lord have healed the paralytic, no, brought by the poor friends. Yung poor friends niya ilinagay sa bubong habang ang Panginoon nagpipreach. Siguro hindi natin alam yung specific na eksena, pero medyo weird yon. Pero ganun pa man ay humanga ang Panginoon sa pananampalataya ng apat. At of course, yung pananampalataya din ng friend. Kasi nga, bakit natin nasabing ginawad ng Panginoon ang pagpapatawad? Alright? At pagpapagaling dito. Kaya ang tingin ng mga Pariseo, ito ay paglapastangan dahil Diyos lang ang nakapag... This blasphemy on its greatest extent, because only God could forgive sin. Why this man is telling this paralytic that he is already forgiven of his sins? Yan ang nasa isipan ngayon ng mga Pariseo. Ang kaparusahan para sa pamumusong ay kamatayan sa pagbato. Yan yung naiisip nila. Pwede na nating batuhin tong si Kristo Jesus. No, sabi ng Leviticus 24:16, no? So we could just read this quickly. Ang lumalapas tangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin at babatuhin siya ng buong kapulungan, maging dayuhan ng katutubo ng lupain ay papatayin kapag nilapas tangan ang pangalan. So, matindi yung binabalak na ng mga Pariseo. No? So, perhaps yung plotting to... Because they don't know Christ, actually. Kung nakilala lang nila, kaya nga may mga miracle, may mga sign gifts eh. Ito yung pagpapatunay ng pang-Mesyas na misyon ng Panginoon. Na siya'y makapangyarihan in terms of nature, in terms of spiritual world, no? Pagpapalayas niya ng mga demonyo, exorcising, and then, of course, healing the sick. No? Ano pa bang prebang kailangan nila na para sabihin si Kristo ang anak ng Diyos? No? Yun lang, dahil sa kanilang pagmamatigas in terms of their Jewish legalism, talagang di nila matanggap ito. Si Jesus ay may kasalanan na sakdal na ito ay maliban na siya ay Diyos. He is blaspheming to the greatest extent, that's the first letter A, or he is God. Yun yung choice doon. Yun yung makikita natin. Ang pagpapatawad ng kasalanan ni Jesus ay hindi lubos ang tusong pag-aangkin ng pagka-Diyos. No? Hindi kailangan ng ganitong approach ng Panginoon. No?
It's not a so subtle claim na tinatawag, no? O kahit na isang kinatawan ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Or at least being a representative of a divine power. Hindi yan subtle claim, eh. Hindi yan, it's really who Christ is. No, his authority is from God, no? Even in his humanity, ang kanyang otoridad ay ang kanyang kapangyarihan ay galing sa Espiritu at sa Ama, no? In his humanity. Ikita natin diyan, no? At yung kanyang pagpapatawad, yan ay talagang si Kristo, who Christ is. Hindi yan yung pagpapakilata na not so subtle claim na tinatawag. Yun lang. Hindi lang naisip ng Pariseo, iba yung nasa isip nila, eh, na pinagtangkaan nilang pagpatayin ng Panginoon dahil dito. Alright? So tutuloy natin ito, no? Ang tanong, sino ang makakapagpatawad ngunit ang Diyos lamang? Yan ang comment nila, eh. Sino ang makakapagpatawad ng kasalanan maliban sa Diyos, no? So yan yung susundan natin by Monday, okay? For our November 9 edition, which is already our number 47. Alright? So, we thank the Lord. Salamat sa Panginoon sa pagpapatuloy nyo, both in Facebook Live as well as our, I'll be premiering this video as the soonest time. Okay? So, we thank the Lord for that. At tayo po ay nagpapasalamat. Nawa, ang bawat isa ay naghahanda na sa panambahan bukas. We have our in our church Sunday school on morning services as well as morning services in the afternoon, youth Bible study and afternoon service, both physical and online. Okay, so I know your churches are already preparing. Nawa, maghanda rin tayo, matulog ng maaga, wag magpuyat kasi isa yan sa mga mga kalaban natin, eh. Yung napuyat ka, syempre hindi ka makagigising maaga, malilate ka, o kaya worse is umabsent ka na sa church. No? So, wag naman sana. Maganda tayo at magbulay-bulay, no? At maging excited sa pagkipag-fellowship sa ating mga kapatiran. Alright? So, tayo po bukas, I'll be online also on our Sunday school as well as our youth Bible study. Okay? Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Let's close in a word of prayer. We thank you, Lord, for your mercy and grace. Continually guide us. And give us wisdom, Lord. We thank you for this short passage of the scriptures that we have learned, but and also the special topic regarding heart, cardia. I pray for your guidance to us that we may use these truths properly, even in our preaching, even in our application to our Christian life. Help us, Lord. Your Spirit be upon us. Give us guidance and grace that we need throughout the day. Prepare us, Lord, for tomorrow as we would like to worship you and glorify your name in our services tomorrow. We thank you, Lord, and we glorify your name. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so marami pong salamat at magkita-kita tayo bukas in our Sunday school. God bless us all.